Hello! La! Ito na yung bago naming tirano! Oh, ayos ba? Ayun, ayun. O, tas lalalat na nyo. May altar na kayo dito. Yun, oh. Pagdating nyo, dito kayo magdadasal, oh. Kasama sina nanay tsaka tatay, oh. Ang ganda naman ng bagong bahay nyo, ha? La, eh, itong dalaw, eh. Sinurpresa ako. Eh, sabi ko nga sa laki at sa ganda nitong bahay na to, baka hindi ko kayanin yung upa. Kaso ang sabi nila, sila na daw po ang bahala. La! So, gustuin ko na mag-overtime. Kesa naman mapaaway kami dun sa dati naming housemates, no? Nga. Ako, mabuti naman at inaalagaan niyo ang isa't isa. At saka, lumalayo kayo sa gulo. Aba, syempre, pinalaki niyo yata kami ng maayos. La, okay ka lang ba talaga dyan? Kamusta yung pakiramdam mo? Okay lang ako. Ako, huwag niyo akong intindihin. Sabi ng Dr. Mild stroke lang daw. Pero la, stroke pa din yun. Malakas ako, no? Magbabalik din sa normal yung mga binti ko kasi iniinom ko yung mga gamot ko. Hindi ako basta-basta papatalo dyan sa mga sakit na yan. Yan ang lola ko, malakas! La! May good news po ako sa inyo. Nag-email na po yung immigration tungkol doon sa papeles ninyo. Eh, ngayon lang sila nag-reply sa tagal ba namin nag-i-email sa kanila. Ilang taon na yun. Ngayon lang sila sumagot sa mga follow-ups namin. Eh, ang sabi nung kaibigan ko, nung kakilala ko, eh, okay na daw na sa inyo na ma-approve yung mga papeles ninyo, la. Naku, talaga? Salamat naman sa Diyos. Bibilan ninyo ka palamig dyan, ha? Magsasama-sama na pala tayong lahat. Palapit na ng palapit ang pagtupad ng pangarap naming makasama si Lola sa Canada. Everything was going according to plan. Ang hindi namin alam, oras pala ang magiging kalaban namin. Ah. Si Lola daw. Sinugod sa ospital. Ang sabi ni Uncle, nagkaroon daw ng komplikasyon sa diabetes niya. Kailangan putulin yung paa niya. Paalam na nga pala ako sa boss ko. Iagan niya ako umuwi. Eh, kayo ba? Yung sa akin, hindi po mag-jello eh. Gusto ko umuwi, pero pag nagpumilit daw ako, wala na akong trabahong babalikan. Di bali, kuya. Kami na lang ni Tony uwi para sa'yo. Kuya, sorry. Pero di rin ako makaka-uwi eh. Finals kasi namin sa school, di ko pwedeng ma-miss yun. Natawagan ko na lang si Lola, tsaka magpapadala ako sa kanya. Tony, kailangan tayo ni Lola ngayon. Alam ko naman yun eh. Kaso sobrang strict talaga sa school. Pag umuwi ako sa Pinas, di nila ako bibigyan ng remedial exam. Eh, hindi ka pa nga nagpapaalam eh. Yan agad sinasabi mo. Ano ba mas mahalaga sa'yo, ha? Siyempre, si Lola. Eh, yun naman pala eh. Gawa mo ng paraan yan. Simula bata pa lang tayo, inalagaan na tayo ni Lola. Kailangan niya tayo ngayon. Ano bang gusto mong sabihin na hindi importante sa akin si Lola? Tony, Jello! Tumigil nga kayo! Para kanino ba yung pag-aaral ko na mabuti dito, ha? Dahil sa pangako ko kay Lola na magtatapos ako dito para magkaroon ako ng magandang trabaho dito para makatulong sa inyo ni Kuya. Pero pag andito na siya, lahat ng kailangan niya andito na rin. Priority ko yung pag-aaral ko kasi priority ko siya. Pahala ka. Pagsisihan mo yan, ha? Salamat. La! Jello! La! Kap! Nandito ka na. La! Hindi ako makapunta. Ha ha ha.
Ha, ha, ha.